Mapapawawa ka talaga kapag natikman mo itong aking bagong recipe, ginataang daing. Ay grabe, ang sarap. With upo and malunggay. Super healthy, super sarap. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagluto ko ng daing. Magluto ako ng ginataang daing na may upo at malunggay. Mag-isa muna ako ng bawang sibuyas. Kaunti lang yung oil kasi gagataan ko naman siya. Ngayon, ganyan lang yan. Tsaka, hindi naman ako malakas sa mantika ay olive oil ang ginagamit ko. Pero, mas mabuti na yung paunti-unti. Paunti-unti lang ang lagay. Ngayon, sige, halu-haluin ko lang na muna ng halu-haluin ito hanggang sa maluto ang sibuyas. Kasi kailangan, lutuin pa rin naman natin ang sibuyas. At ito na yung upo. Kaunti lang naman yung upo. Yan. Kasi mayroon pa akong natirang upo. Kaunti na lang. Kaya, sinama ko na rin yung upo. Tsaka masarap naman yung upo sa dito sa may gata. At nilagyan ko muna siya ng tubig kasi gusto ko palambutin ko muna yung upo at bago ko siya lalagyan ng gata. Lagyan ko siya ng asin. Ganun lang, kunting-kunti lang kasi baka maalat yung daing, mas delikado. Paminta. At siyempre, palaging halu-haluin ang ating niluluto. Mas mabuti na yung para yung kanyang lasa ay mag-absorb sa upo. Ayan. Ito na yung upo. Malapit na siyang malambot na. Malambot na pala. Ayan. Oh, ganyan lang. Napakasimple. At alam nyo na. O ito. Nilagyan ko na siya ng gata. Alam nyo, doon sa amin, talagang nagluluto kami ng ginataang daing. At saka ngayon, hindi ako pwedeng magprito ng daing dito. Kasi, alam nyo na, ang amoy. At nilagyan ko naman siya ng sili. Para pampabango. Kaya ang ginawa ko, meron naman ako malunggay at upo. Kaya naisip ko, lutuin ko na lang at gataan itong daing. Kasi sayang, hindi ko siya makakain. Kaya ito, nilagay ko na yung daing. At hiniwa-hiwa ko muna yung daing. Ayan. Ayan, kunting ano lang, halo-halo. Kunting ayan, ganyan-ganyan lang. Hintayin ko na kumulo itong gata bago ko ilalagay yung malunggay. Bumili kasi ako noon ng malunggay. Tapos, sabi ko, bahala na kung anong gagawin ko sa malunggay. Ngayon, nilagay ko sa freezer para hindi siya masira agad. Kaya ito, naisip ko na gataan na lang. Ayan, kumulo na yung gata. At mamaya, ilagay ko na yung malunggay. Kailangan kasi lutong-luto itong gata. Para, alam nyo na, mas masarap naman talaga pag yung lutong-luto ang gata. Ayan, ganyan lang, napakasimple. Lutong Bicol. Lutong probinsya. O, diba? Ganito sa probinsya. At ilagyan ko rin siya ng kaunting magic sarap. At ngayon, ilalagay ko na yung malunggay. Ayan, prosin malunggay. Para hindi masira, lagay na lang sa freezer. Ganun ako, yung mga gulay na kailangan na ilagay sa freezer, nilalagay ko talaga. Katulad ng okra. Pero may mga bagay na yung gulay, parang hindi ko gustong ilagay sa freezer, kaya niluluto ko na kaagad. Pero itong malunggay naman, okay naman. Ayan. Ayan, ganyan lang hanggang sa
Hintayin ko na lang muna siyang kumulo. Pag kumulo na yan, ayan, malapit na siyang maluto. Kaya pakukuluin ko lang muna siya ng pakukuluin para mas masarap. Kasi pag pinakulo siya ng pinakuluan, yung sarap niya talagang, yung malalasahan mo talaga yung tunay na sarap ng ginataan. Kaya ako, bago na naman to. Bago ginataang upo with malunggay. Ginataang daing with upo and malunggay. Oh, eh, alam nyo naman ang malunggay kahit saan. Pwedeng ihalo. Yan, ang sarap na. Ayan, tingin pa lang. Ang sarap na niya. Ayan, hintayin ko lang na kumulo ng kumulo. Malapit na itong maluto. Ayan. Parang laing. Parang laing. O, di ba? Ayan. Siyempre, nilagyan natin ng sili. Para medyo maanghang. Masarap kaya pag medyo humahagod sa lalamunan ang sili. Ayan. Saka, nakakadagdag talaga ng ano, yung kain natin talagang, yun na nga, mapapawaw ka sa sarap. Kasi, yung sili, at saka yung sarap nito, nako, grabe. O, ayan. Malapit na siyang matapos. Malapit na siyang maluto. Yummy, yummy na. Yung tummy ko ay kumukulo na rin. Tummy, tummy. Ay, nako. Ayan, malapit nang maluto. Ayun na. Hinihintay ko na lang na, at maluluto na, at luto na nga. Ito na. Oh, pwede na tayong kumain. Nalalasap ko na. Nalalasap ko na ang sarap. At amoy na amoy ko na. O, di ba? Ay, grabe. Sobrang sarap nito. Ay, kung magkalapit lang tayo, abay, binigyan ko na kayo. O, ito na. Tara na. Kain na tayo. Thank you for watching. I love you. Yummy-licious talaga.